Maaga pa lang at naglakad-lakad na kami ni Kaden sa labas. Hindi ko na siya nilagay sa kanyang stroller kasi maghahanap daw siya ng mga bugs. Kaya hinayaan ko na siyang maglakad kasama sa akin para naman ma-exercise siya. Pagka-uwi nga namin sa bahay ay inatupag ko na ang aming agahan. Tapos the usual si Kaden, panay kulit-kulit na naman, may akyat-akyat pa siya sa countertop. Nakikiosyoso naman siya kung ano daw ang gagawin kong lunch. Imamarinate ko lang to saglit na manok before ko siya lutuin para naman manuot ang lasa sa loob. Nag-separate na nga rin ng recycle itong daddy niya. Para naman daw ay makatulong kami sa environment, pero ang totoo niyan ay ibibenta namin tong mga cans and plastic bottles. Ang motto kasi ng daddy niya, bakit pa itatapon kung pwede namang ibenta? Oo nga naman ano, nagkapera ka pa, baka pambili na to ng bigas namin. So anyway, balik na nga tayo dito sa aking niluluto. So giniyat-giyat ko na ang mga kailangan kong ingredients para sa aking niluluto. Bale, yung manok na minarinate ko ay pinaghati ko sa dalawa. Yung isa gagawin kong chicken alfredo, tapos yung isa naman ay preprito ko lang din. As much as possible kasi gusto namin mag-asawa na light lang ang kakainin namin. Kaya naman itong piniprito kong chicken breast ay papartneran namin ng salad. Habang inaantay ko nga ang aking mga niluluto ay maggagayat-gayat muna ako nitong honeydew. At syempre pa, hindi ko maiiwasang hindi magpa-cute sa camera. O, diba? Artista ka lang, guy. Gusto palaging naka-extra eh. Hinati ko na nga lang itong honeydew sa dalawa. So, bale yung isa ay isi-save ko for later. Tapos itong isa naman lang ang gagayat-gayatin ko. Pwede rin kasi itong ipanghalo-halo sa vegetable juice na ginagawa ng daddy niya. Mapapansin yung mga jay, halos talaga nasa kusina lang ako lagi. Mukha na nga kusina tong mukha ko eh. Yung anak ko nga minsan pag dinidisturbo ko sila ng laro ng daddy niya, isasabihin sa akin, Mommy, stay in the kitchen. Yun kasi ang lagi niyang nakikita, nasa kusina ako. Lagi-lagi daw kasi akong nagluluto sa kusina. Eh wala rin naman kaming kakainin pag hindi ako ang nagluto. Habang inaantay ko nga aking niluluto, ay sinampay ko na muna tong mga damit na aking nilabhan. Pag mga summer time kasi hindi ako madalas gumamit ng dryer kasi mabilis naman silang matuyo. At saka mabilis din naman masira kasi ang damit pag nilalagay mo lagi sa dryer. Hindi pa nga ako tapos magsampay ng mga damit ay binalikan ko na ito ulit na aking niluluto. Pagkaluto nga ng chicken breast na aking ginisa ay nilagay ko naman tong alfredo sauce tapos dinagdagan ko na lang din ng asin at saka paminta. At dinagdagan ko siya ng konting Italian seasoning para naman may design, di ba? At kung mapapansin nyo, hindi ako kinukulit ng batang bulinggit. Nandun kasi siya sa daddy niya, nagbabasa-basa kunyari sila. Bale, ito nga ang chicken breast na piniprito ko ay partner namin ng salad tapos nagluto lang din ako ng chicken alfredo kasi si Kaden yun ang kakainin niya. Hindi pa naman kasi kumakain si Kaden ng salad. Nagpakulo na nga rin ako ng tubig para sa pasta pero inuna ko tong i-brunch na broccoli. Tapos ay hahanguin ko rin tong broccoli in mga 4 to 5 minutes lang para half cook lang siya. Para sa akin kasi mas masarap ang gulay na medyo crunchy-crunchy pa. Tapos pag natanggal ko na lahat ng broccoli ay ilalagay ko naman tong pasta. Hinati-hati ko lang din yung pasta sa dalawa para si Kaden hindi na siya masyadong mahirapan. Mga 15 to 16 minutes ko papakuloan yung pasta at habang pinapakuloan ko yon ay aatupagin ko naman tong paggayat ng aking mga gagawing salad. Pinaghalo-halo ko nga lang yung mga gulay na nakita ko sa ref. Yung iba kasi pasara. Hanggang maaari talaga ay ayaw natin magtapon ng pagkain kasi masasayang. Marami pa namang nagugutom. Sakto lang din naman at naluto na yung pasta tapos pinaghalo-halo ko na sila kasama yung sauce at saka yung broccoli. Nilagyan ko na rin pala siya ng parmesan cheese. Tapos ito na mga jay, ready na ang ating lunch for today. Kita nyo naman yung anak ko mga jay, pagpasta talaga ay may pasayaw-sayaw pa. Bale, yung lunch na rin pala namin ang pinabaon ko sa daddy niya tapos nagdagdag lang ako ng fruit na orange. At pagkatapos nga mag-take a nap si Kaden ay binigyan ko siya ng snacks na apple at saka goldfish. Habang ako naman ay nag-exercise akyat baba sa hagdan para naman ma-exercise ako kahit nasa bahay lang. Nung maubos nga ni Kaden ang binigay ko sa kanyang snacks ay gusto naman daw niyang magkulay-kulay. Mas gusto niya ang coloring kaysa tracing pero syempre mas gusto niya ang playtime. And after that ay kumain na kami ng dinner pero yun pa rin ang kinain namin yung kanina namin na lunch. Tapos ay nagsariling ligo na rin siya at saka toothbrush. Pero minsan ay inuulit ko yung gawa niya kasi syempre bata. After niya nga mabihis ng kanyang pajama ay maglalaro-laro siya saglit sa kanyang kwarto. At saka yun yung time na pwede na akong maligo. Pag sinasabihan ko naman si Kaden na stay here kasi may gagawin ako ay sumusunod naman siya. Pagkadating ko nga sa kwarto niya ay naabutan ko siyang naglalaro. Tapos sabay na rin kaming iinom ng gatas. Mga baby yan. Pagkatapos niyang uminom ng milk ay babasahan ko naman siya ng kanyang mga books. Siya nga pala yung pumipili kung anong books ang gusto niyang basahin sa gabi. And yun lamang for today's video mga day. Thank you again for watching!